Welcome po kayo sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako si Ma'am Rose. Muli ay maglilingkod sa inyo at atin pong i-discuss yung chinat sa akin ni Elvira Carpio. Kaya ito pong kanyang tanong, ito po sabi niya, hello po, pa-discuss naman po yung osteoporosis. Nagiging dahilan po ng back pain ko at saka po nagkaroon ako ng bulging disc. Nakita po at meron akong minimal na degenerative daw po. Kaya severe po ang ano ko, yung sakit ng aking likod. At meron naman po akong regular follow-up sa doktor at natatakot na daw siya sa mga side effect ng gamot na iniinom niya. Kaya sabi ko ay ito'y discuss ko alang-alang sa kanya. Ngayon po, para malaman nyo kung ano yung mga dapat gawin sa mga may back pain, sanhi ng osteoporosis at nagkaroon ng degenerative sa spinal disc, ating pong i-discuss yan. Paki-follow lang po yung aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Paki-follow, like and share. Ganon din sa aking YouTube channel. Paki ano lang po, kung di pa kayo nag-subscribe, please subscribe, Rose Alfonso. I-click nyo din po yung bell para ma-update kayo sa aking mga bagong video, no? Ngayon, patuloy po natin ang discussion tungkol dito sa kanyang problema. Alam mo, itong ating gulugod, itong ating spine, no? Yung spine natin, ito ay gawa sa column, may column-column siya. Ito yung mga maliliit na buto, ang tawag po natin ay vertebrae. Ito po sa loob ng maliliit na column noon, sa gitna noon, doon po nagdadaan yung spinal cord at saka yung mga nerve. And then nagba-branch out 'yan mula sa spinal cord. Ang bawat buto na 'yan, yung vertebrae, separated sila by the other sa pamagitan ng spongy tissue. Tinatawag nating intervertebrae disc. Ito po ay nag-a-act na cushion para maiwasan ang buto na magkiskisan sa bawat isa sa panahon na tayo po ay gumagalaw. E ngayon, ang sabi ng doktor, meron kang osteoporosis, meron kang bulging disc, at meron kang degenerative na spinal disc mo. Kaya nagiging dahilan nito na sobrang sakit ng likod mo. Ano po ba itong osteoporosis? Ang osteoporosis, ito'y sakit sa buto na ang mga buto'y humihina. Ito'y madali silang maputol. Ang buto po natin, ito'y buhay na tissue. Ito po ay constantly na bo-broken down and then nare-replace naman sila. Ang osteoporosis po ay nadidevelop pag ang bone mineral density mo at saka yung bone mass mo ay nababawasan. Yung quality or structure ng bones changes. Ang ano po natin, yung bone density mo, ito yung nadidecrease yung strength ng ating mga buto. Kaya madali itong magkaroon ng fracture. Ang bone mineral density, ito po yung mini-measure kung gaano kadami yung calcium and other type of mineral sa area ng ating buto. Yun po ang ibig sabihin ng bone density, bone mineral density. Itong bone mineral density, ito yung panukat para malaman kung gaano kadami yung calcium at ibang mineral sa area ng ating mga buto. Yung bone mass, ito yung mini-measure, yung amount ng mineral, calcium and phosphorus sa volume ng ating buto. So, ang nagde-determine po ng bone mass natin, ito ay naman na maaring yung lola, lolo, ay ang kanilang bone mass matibay, mamanahin natin ito. Pero kung meron kayong family history ng osteoporosis, ito yung mga major risk factor na ang bone mass mo ay nababawasan. Ay mga factors na kaka-impluensya
sa tibay ng ating mga buto ay yung body weight natin, yung physical activity natin, at saka yung diet natin. Ang osteoporosis po, ito yung nagiging dahilan ng mga buto mo ay mihina at nagiging marupok. Related ito sa fracture, maaaring ito yung mag-occur sa hips mo, sa mga wrist natin, at saka spine. Ang osteoporosis po, ang tawag dito, silent disease. Dahil walang typical na simptoma nito, hanggang ang buto mo ay nag-fracture, na-broken. So, maaring nag-collapse yung vertebrae, nagkaroon ng fracture. Ang simptoma po ng vertebral fracture, nagkaroon ka ng severe back pain. Tayong mga babae ay madaling magkaroon po nito, lalo na pag nag-menopause na tayo. Ang skeleton, buto natin, ano, ito'y literally yung ating backbone ng ating katawan. Pagka nasa 20 anyos tayo, naaabot na natin yung peak ng bone mass formation. Ito, pag nasa 20 years old ka, itong pinaka-strongest and the most dense bone na meron tayo. Pero pag na-reach mo na yung peak ng bone mass natin, mag-start na itong humina. Kaya nagkakaroon ka ng porous bones, na de-develop yung osteoporosis and degenerative diseases. Involved ito sa pagiging marupok ng ating mga buto. Ang osteoporosis po ay preventable. Kaya magkaroon tayo ng mga bone-friendly food sa ating diet. Meron kang enough exercise para panatilihin mo ang buto mong malakas and healthy for as long as possible. Kaya sabi nga, para maiwasan natin ang panghihina ng ating mga buto. Sabi, ang lakas ng ating buto, yung bone mass natin, pag nare-reach yung peak noon, pag 20 years old ka. Pero pag nagkakaedad ka na, nagdagdag ka ng 10 years, 30, 40, 50, 60, lalo pag menopause ka, nagsisimula ng nagiging mahina at marupok ang ating mga buto. Paalala po sa vitamin C. Ang vitamin C po ay powerful antioxidant, very effective ito na cell protector and immunity booster. Ang supplement po ng vitamin C, ito po ay may important role sa prevention and treatment ng osteoporosis dahil merong ability ito mag-increase yung bone density natin. Yan, mag-take ka ng vitamin C, hindi po ito nakakaasim ng sikmura kasi yung vitamin C natin may sodium content para hindi ka sikmurain. Nanggaling ito sa tangerine, sa oranges. Dahil sa kanilang pag-aaral, itong mga dalawang prutas na to, meron silang chemical na tinatag natin flavonoid. Powerful antioxidant, panlaban sa infection. Ang vitamin C pa, nag-encourage ng production ng white blood cells, tinatag natin lymphocytes or phagocytes, natural killer cell, or the soldiers of the body. First thing in the morning, inumin mo to 30 minutes bago ka mag-almusal. Dahil po ang vitamin C po ay water-soluble vitamins, madaling matransport sa ating bloodstream. Kung gusto mong labanan ang infection, virus, and bacterial, malakas ang immune system natin sa coronavirus, for maintenance, mag-take ka ng vitamin C kahit once a day lang. Pwede itong pa door to door sa LBC, depende sa location, i-deliver to sa inyo at meron shipping fee. Kung interesado kayo, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo kung nais yung order nito, pangalan nyo, address at cellphone number nyo para ma-deliver yung items sa bahay po ninyo. Sabi po ng mga expert, nire-recommenda nila, meron mga nutrients, especially sa buto natin, tulad ng protein, calcium, calcium magnesium, vitamin D. May mga pagkain at mga food supplement na dapat mong i-take para i-maintain na malakas at magkaroon na ka ng healthy bones. Bawa, miinom ka ng gatas, miinom ka ng yogurt. Ito po'y maganda sa ating mga buto. Mga dairy product like milk, cheese, and yogurt, ito'y mayaman sa calcium. Ito'y napakahalaga na nutrients for bone formation and maintenance. Kaya ngayon po, mag-inom din kayo ng orange juice,
pineapple juice, ito'y mabe-benefit ang ating mga buto para ma-prevent ang osteoporosis. Ang pineapple, isang excellent source ng vitamin C, important para masuportahan ang kalusugan ng ating mga buto at ma-reduce ang panganib sa pagkakaroon ng osteoporosis. Kasi nga po, ang pineapple juice, meron siyang manganese, nagpo-promote ito ng healthy bones. Kasi along with calcium, mga trace mineral like manganese, napakahalaga nito para tumibay ang ating mga buto. Mga pagkain mayaman sa vitamin C, oranges and orange juice, ito po ay nakakatulong para maging malakas ang ating mga buto. Ito rin po ay napakahalaga sa collagen production. Ito ay uri ng protein, nagsusupport sa healthy bones and joints. Kaya mag-take po tayo ng mga vitamins at magkakain tayo ng leafy green vegetable. Nakita mo yung kalabaw, nakita mo yung baka, di ba ang tibay ng buto? Mga nag-aararo, kalabaw, mga nagtitinda ng mga kalakal natin, no, ginagamit na panghila dun sa karosa, ay baka. Kasi mo, matibay ang mga buto ng baka at kalabaw dahil kumakain sila ng berdeng damo. Kaya nga po yung leafy green, no, hindi mo natin pwedeng kainin yung damo, ang pinakadamo po natin yung mga gulay tulad ng talbos ng kamote, malunggay, kangkong, mga pechay, no, di ba, bok choy, mga yan. Itong leafy green vegetable na yan, nagsusuporta yan sa ating skeleton. Ito'y nagbibigay sila ng vitamin C, vitamin E, vitamin K, at mga B vitamins, mga mineral like calcium, manganese, magnesium, and selenium. Kaya magsalad ka, ito'y maganda para sa ating mga buto, no? At ganun din po, sa bukod doon, alam ko po, sabi ko sa inyo, para tumibay ang ating mga buto, may mga pagkain at meron kang food supplement. I-maintain mo yung kanyang kalakasan. Tulad po yung vitamin B3, vitamin B9, and vitamin B12. Ito yung nabibenefit ka sa mga pamprebentang osteoporosis. May improve ang mobility ng mga joints natin at pag-grip ng ating kamay. Ito pong ating vitamin B1, B9, B12 ay nasa Super B complex. Kasi ang Super B complex, meron siyang 8 types of B vitamins. B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, and B12. So doon sa B vitamins na family, tanging po yung vitamin B3, vitamin B9, and vitamin B12. Ito po ang ginagamit pang-prevent ng osteoporosis. At one thing, nakakatulong po ito, itong vitamin B12, B6 na to, B9, ma-reduce yung ano, yung amino acid na homocysteine. Yung homocysteine, ito po yung nagko-cause ng osteoporosis. Nare-reduce yan sa ating dugo pag nagtiteke ng itong mga food supplement na nabanggit ko, B3, B9, and B12, no? Nakakabawas ng amino acid na tinatawag nating homocysteine. Ito yung nagkukos yung osteoporosis. Nagteka ng vitamina na yon na nasa Super B complex, malalabanan mo yung osteoporosis. Ngayon po, ang ano, itlog pwede kang kumain. Another food na merong vitamin D, ang itlog, ilaga mo lang yan sa umaga para pampatibay din ang buto yon. At meron siyang high quality protein para makakatulong sa tibay ng ating buto. At magkakain ka ng itong tinatang nating cruciferous veggies. Yung cruciferous veggies, bukod doon sa green leafy vegetable, yung mga damo, meron kang cruciferous veggies. Ito po yung cauliflower, broccoli, bok choy, cabbage, Brussels sprout. Ito'y nag-o-offer sila ng kakaibang nutrients panlaban sa osteoporosis. Ganon din po yung asparagus. Nagpo-provide sa katawan mo ng maraming calcium, magnesium, at maraming vitamin A, vitamin K, and vitamin C. Kaya ang asparagus, mayaman din yan sa protein. Ito'y malaking tulong para sa buto. Ganon din yung soy. Ang soy po, pwede kang taho, tokwa, tofu, no? Ito'y panlaban sa osteoporosis. Kaya ang soybeans
plant-based, ito'y complete protein, at ito'y meron din siyang omega-3. I-choose mo yung kumain ka ng soy product kesa kumain ka ng pork or beef, no? Kasi yung pork and beef, yung po yung mga red meat na mataas ang kanilang phosphorus content at napipigilan yung absorption ng calcium. Pag masakit ang likod mo, haplasan mo ng crystal oil. Ang crystal oil natin, meron siyang pain-killing properties, meron siyang soothing and killing effect, nare-relieve yung mga arthritic pain, rheumatic pain, stiff neck, muscular ache, leg cramps, aching feet, pananakit ng likod, sakit ng ulo, pangangalay, nakaka-relieve ng pain, mga irritation mula sa katawan, pilay, pasa, nabukulang ka, masakit ang lalamunan mo, haplas mo sa lalamunan mo, pagbaradong ilong, pahid mo sa butas ng ilong, tapos pwede ka magpatak sa kamay mo, ikis-kis mo, tapos lalanghapin mo yan. Marilive yung asthma attack, tsaka chest congestion mo. Pag minasaj mo sa balat mo, di ka kakagatin ng lamok, mawawala din ang kati ng balat mo, dahil sanhin ang kati ng kagat ng lamok. Pag minasaj mo sa anit mo, patay ang kuto at lisa mo. Available to sa patnubay sa halusugan. Alam mo anong dapat mong gawin para ma-prevent yung fracture or ma-prevent yung back pain? Ano dapat mong gawin? Prevention is better than cure. Nagsisimula muna ako sa prevention bago yung treatment. Stay physically active. Maging like walking exercise. Kasi nga po yung kasama po ng mga nutritious diet na banggit ko kanina, kasi nga po yung tibay ng ating buto nagsisimula sa ating pagkabata. Tapos kapag nung bata ka ay mahilig kang kumain ng gulay, mga masustansyang pagkain, na-maintain mo yung good bone health mo. Pero kung bata ka pa lang, puro na lang junk food ang kinakain mo, so ang pinaka-pundasyon ng iyong buto ay mahina. Kaya mga pagkain low in calcium and low in vitamin D, mataas ang panganib na magkaroon ka ng osteoporosis. Yung pong poor protein intake, madali ka, may panganib ka sa bone loss and osteoporosis. Kaya yung excessive dieting, yung sobrang ayaw mong tumaba, sobra kang pinipigil mo yung pagkain mo, hindi ka nakakatanggap ng tamang nutrients, baka pagtanda mo, payat ka nga, pero mahina naman ang buto mo. Ang mga pagkain na dapat mong iwasan para hindi ka magkaroon ng osteoporosis, iwasan mo yung mga salt, mga sodium, yung ating asin. Kasi po maraming calcium ang nawawala sa katawan pag marami kang salt na natetake. Ganon din po yung caffeinated na coffee, caffeinated na tea, caffeinated na soft drinks. Ayon po sa National Osteoporosis Foundation, pag umiinom kayo ng 3 cups of caffeinated coffee or tea a day, nababawasan ang absorption mo ng calcium, nagko-contribute sa bone loss. Kaya i-restrict mo yung pag-take mo ng coffee, mas maganda po yung caffeine-free. Yung, di ba meron tayong veggie coffee? Palitan mo na lang ng veggie coffee. Lasang kape, pero wala siyang caffeine. Kaya kung coffee addict ka, hindi ka pwedeng magtrabaho kung walang coffee sa isang araw, palitan mo na lang ng veggie coffee natin. Ako po, sa umaga at sa bandang hapon, umiinom ako ng veggie coffee para sa buto ko, para sa sikmura ko, at sa pampasarap ng tulog sa gabi. Sa umaga naman, para energetic ako pag nag-exercise ako, hindi ako madaling mahapo. Huwag kang mahilig uminom ng soft drinks kasi ang soft drinks ay nakaka-damage sa buto. Kaya kasi po mataas ang phosphorus content ng soft drinks, nakakapagpahina ng buto ang phosphorus. Kaya kung mahilig ka sa soft drinks, ay nakakapagpahina ng buto yon, no? Kahit nasabi ko rin po yung mga meat protein, yung red meat, mataas ang amount ng sulfur containing amino acid, nadidissolve yung calcium mula sa buto, at ito po ay nare-release sa daluyan ng ating dugo. Kaya kung meron kang osteoporosis, kailangan mo ng calcium.
para ma-prevent mo ang pagwala ng iyong osteoporosis ay mawala yung para maiwasan ang panghihina ng ating mga buto, kailangan po huwag ka masyadong magkakain ng red meat. Yung baboy, baka, mas maganda po tokwa ang kainin mo. Natural protein po 'yan. Ano? At huwag kang iinom ng alak. Kasi ang sobrang pag-inom ng alak, maraming mineral sa buto ang mawawala. Ayon sa pag-aaral po, yung omega-3 nag-i-improve ng bone strength. Yung pong binuboost niya yung amount ng calcium sa buto mo pag umiinom pa ng omega-3. Kasi po ang omega-3, ito'y nakakagaling sa arthritis. Pagka kayo po merong arthritis, merong osteoporosis, mag-take ka ng omega-3 supplement, nare-reduce yung kirot ng iyong kasukasuan at lumalakas ang iyong mga buto. Alam mo ang common causes po ng osteoporosis, yung estrogen deficiency. Yung mga babae, pagka nagsasuffer tayo ng estrogen deficiency during perimenopause and menopause, kasi nga po ang estrogen merong important bahagi sa sa activity ng osteoblast. Yung osteoblast, ito yung mga cell na gumagawa ng bone cell. So, tumutulong ang estrogen. Pagka nag-menopause ka, papunta ka na sa edad na 40, bumababa ang level ng estrogen. Kaya, nagluloko na ang menstruation mo. Katunayan lang, bumababa yung estrogen level mo. Pag bumaba ang estrogen level mo, dahil sila yung raw material na ginagamit ng ating buto, para makagawa ka ng buto, yung osteoblast na tinatawag. So pagka nagwala ka ng regla, wala ng estrogen na ito'y tumutulong sa bone formation. Nadidecrease, nag-i-increase ang panganib sa osteoporosis and fracture. So para ma-prevent ang bone loss, magkaroon ka ng lifestyle changes, no? Katulad na tapos kung meron kang calcium deficiency, i-replace mo yan, kaya kailangan mag-take kayo na meron kayong calcium magnesium with zinc at vitamin D na nabibili sa patnubay. Dapat mag-take ka nun twice a day para huwag kang magkaroon ng calcium deficiency. Kaya malaking tulong po yon. Kaya inuulit ko po, huwag kang inom ng kape na may caffeine. Maraming calcium ang mawawala sa katawan mo. Palitan mo na lang ng ating veggie coffee. Ito'y galing sa gulay at prutas. Mayaman sa fiber at ito'y gamot sa constipation. Mawawala yung pagdigay mo, pati kabag mo, lalakas ang katawan mo. Hindi ka madaling mapagod. Kaya pag nag-breakfast ka, isang sachet nito, ilagay mo sa hot water, lasang kape, pero wala siyang caffeine. No, available to sa Patnubay kung gusto nyo magpa-deliver. I-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Yung problema mo, nag-bulging. Yung iyong spinal disc. Diba sabi ko, yung spinal disc natin, yung ating vertebrae, yung ating buto sa spine, naka-arrange sila parang column. Diba? Doon sa gitna nung column na yon, nagdumadaan doon yung spinal cord. And then sa pagitan ng mga column, merong disc cushion para hindi magumpugan yung ating mga buto sa panahon na kumikilos tayo. Pag meron kang bulging disc, ibig sabihin nito, na-compress yung spine mo. Na-ipit yung spinal cord tsaka yung nerve root. Kaya ang sakit ng likod mo, pati mga braso mo, pati mga binti mo. Pagka umumbok yung disc, yung cushion na pagitan ng ating vertebrae, ito po ay age-related degeneration, no? Ito po kasing disc natin, ito yung mga rubbery cushion pagitan ng mga buto. So ngayon, pag yung spine mo na yan ay nag-bulging dahil nga humihina na yung ating mga buto, masakit yan. Kasi nga po yung disc na yan sa spine function mo,
para silang shock absorber pagita ng vertebrae. Pag nag-bulging yung disc na yan, ay para ang bulging disc ay para ba yung gulong ng sasakyan mo nawala ng hangin. Kaya yung disc na yan magsasag at pagkatapos magbabulging siya outward. Na pagka nag-bulging yan, magkakaroon ka ng back pain at saka lalo na kung ikaw ay yumuyuko at matagal na nakaupo. Pag nag-increase yung back pain mo, lalo na pag inubo ka, nagbahing ka, tumawa ka, at saka yung hindi ka makadumi, nag-iri ka, sumasakit yung bulging disc na yon. Kaya nga po, ang ano po, pagka nagkaroon ka ng bulging disc na yan, maaring pag hindi mo ginamot, pwedeng ma-cut off ang nerve impulses. Magkaroon ka ng permanent nerve damage. Kaya nakakaramdam ka ng sharp pain at pati yung bowel movement mo, nagkakaroon ng irregularity. At saka pagka ito, pag naging worse yung umumbok, yung disc na yan, merong pain, napakasakit, no? Kaya dapat merong ipahinga mo yan. Kaya nga po yung ano ang dapat mong gawin dyan sa spinal disc mo, iwasan mo na ma-constipate ka. Kasi kapag matigas yung dumi mo, umiiri ka, naku, napakasakit yan. Lalo na kung kinabag ka, pag bloated ang tiyan mo at hindi ka nakautot, nagkakaroon ng pressure yan sa spine mo. Kaya kung ikaw ay kinabag, mag-take ka ng activated charcoal. Natural remedy yan sa food poisoning, sa diarrhea, sa kabag, sinisikmura. Dinidigay ka, maasim ang sikmura, may bad breath ka. Pang-iwas din itong tetano or rabies pagka nasugatan ka. Dahil po itong ating activated charcoal na to, ito'y natural treatment, pina-flush out sa katawan mo yung mga toxin. Very safe and effective treatment ito sa poisoning, drug overdose, naririto sa bloating, napiprevent ang hangover at tinatrap niya yung mga toxin at para ito hindi sumama sa circulation ng dugo. Kaya ang pag-inom po ng activated charcoal 1 hour before meal, yung tatlong capsule na yun, isang beses mo lang siya inumin. Within 30 to 60 minutes, yung mga toxic molecule, ito'y kanyang parang janitor na pinipick up niya at ito'y idudumi mo. Ilalabas mo sa ihi mo, sa pawis mo, sa pagpupo mo. Kaya nga kung gusto nating for detoxification, activated charcoal po, inom kayo. Anong pinaka-fastest way para gumaling yung spinal disc mo, yung bulging disc? Dito kasi nag-degenerative na eh, mihina na eh. Kumbaga sa swela ng sapatos, umiimpis na. No, kaya nagkakaroon ka ng back pain dado sa degenerative na bulging dun sa disc mo, na spinal disc mo. Kailangan mo ng pahinga, pain medication, maaaring magpareseta ka ng gamot sa doktor mo. Kaya sabi nga, careful ka, huwag kang iinom ng pain medication without doctor's advice. Kailangan mo din ng physical therapy, itong pinaka first step sa recovery. Para ma-improve ang yung ma-return ka sa normal activity mo, dapat yung mga simptoma na yan ay mawala. Yung pag sinabi mo degenerative changes, yung spine mo, rinirepare ito sa osteoarthritis ng ating spine. Ng osteoarthritis, ito'y common form ng arthritis. Ang doktor nirerepare ito na degenerative arthritis o degenerative joint disease. Ang degeneration, nagre-repair ito, na deteriorate na, nawawala yung functional ability dahil po sa injury or dahil sa pagkakaedad mo at sa sobrang paggamit ng likod mo. Kaya para ma-relieve yung pain, no, maaaring merong inflammation ng mga nerve doon sa spinal disc mo, kaya masakit. Para mawala yung pamamaga, mag-apply ka ng heating pad or ice pack, no? Maaring lagyan mo muna siya ng hot towel 3 minutes para gumanda ang circulation ng dugo, matanggal yung ano pag-bulging yan. Tapos nun, lagyan mo siya ng cold para 3 minutes hot,
1 minute cold, alternate mo, 3 minutes hot, 1 minute cold, ito po yung nare-reduce ang inflammation, marirelieve yung pain. Pwede mong gawin yan 3 times a day. Kaya kung meron po kayong bulging disc para marilieve yung inflammation, malawala ang pain, yung nga po yung heating pad or ice pack. Ilagay mo yan sa affected area, sa good way para marilieve yung pain, ma-reduce yung inflammation. Gawin mo to ng 10 to 15 minutes, 3 times a day, o kaya 2 times a day. Pagka sinusumpong yan, pwede kang humiga on your stomach, no? At merong unan dito sa may hips mo. Kaya yan ang dapat mong gawin. Tsaka kailangan magpa-konsulto ka sa physical therapist, yung skilled na physical therapist. Malaking tulong ito. Imamassage ka, ahaplasan ka para tulungan ka. Kasi kapag ka nagpapamassage ka, naglalabas ka ng endorphin. Ito'y natural painkiller, nire-release ng katawan pag nagpapamassage ka. Kailangan magpamassage ka, hindi ko sino-sino. Kailangan po skilled professional therapist. Hindi po yung kung sino-sino lang. Kasi baka lalo kang madamis, baka hindi ka makalakad pag nagpahilot ka sa hindi professional, no? Inom ka ng sapat na tubig. Kasi yung kalusugan ng ating buto, na-improve yung overall density ng ating buto kung meron kang sapat na tubig na iniinom. Pinapanatili yung lubricated yung ating kasukasuan, yung bone density, yung joints lubrication natin, isang factor para maiwasan ng injury or fracture. Kaya ma-well condition ang ating buto, maiwasan ng panghihina at pagiging brittle ng ating buto pagka meron tayong sapat na tubig na iniinom. Basta pagising mo sa umaga, inom ka ng 2 basong tubig, maligam-gam na tubig. Maya-maya, no, pagitan ng pagkain, kahit hindi ka nauuhaw, uminom ka ng tubig. Alam niyo po, kailangan din natin ng vitamin D, exposure sa init ng araw. Ang vitamin D, natural na vitamin D, yung sunlight. Ang vitamin D na nakukuha natin sa sinag ng araw, nagpo-promote ito ng calcium absorption mula sa ating bituka at napakahalaga ito sa bone mineralization na may maintain yung calcium at phosphate concentration sa ating dugo. Kaya, bawa habang nagbibilad ka, mag-walking exercise ka, no? At saka maging careful ka sa movement mo kasi pag nagkamali ka sa galaw mo, magkakaroon ng pressure doon sa iyong spine. Iwasan mong magsuot ng mga high heels. Maring magsuot kayo ng mga yung mga malambot na sapatos tsaka yung rubber shoes, no? Ako po, ang mga sinusuot ko ay rubber shoes para yung komportable yung talampakan ko. Matulog ka on your stomach, gawin mo yan, nakadapa, no? Tapos habang nakadapa kang nakahiga, merong unan dito sa hips mo, no? At dahan-dahan kang mag-change ng position mo. Iwasan mo yung mga pag-yuko-yuko, yung bending, iwasan mo yan. At saka, i-focus mo yung good posture with standing or sitting. Hindi ka naka-slouch, nakakuba. Kailangan magpaturo ka sa doktor mo, yung good posture mo, importante yan. Yung activities na pagbubuhat ng mabigat, halimbawa, iwasan mo yung mag-grocery ka na nagbubuhat ka ng mabigat, namamalengke ka, basta iwasan mo yung magbuhat ng mabigat para hindi magkaroon ng pressure sa spine mo, no? Alam mo yung stress, 'di ba? Merong nakalagay sa Bible, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bones. Nakakatuyo ng buto ang stress, no? Yung malungkutin na puso. Kasi pagka meron kang stress, tumataas yung cortisol level mo. Ang cortisol, ito'y stress hormone. Nagiging dahilan ng
panunuyo ng ating buto, nagiging cause ng osteoporosis. Kaya inuulit ko po, pero mga special exercise and stretching exercise, marilive yung pain associated ng bulging disc, no? Ang mga physical therapist mo na skilled na therapist, tuturuan ka kung paano mag-exercise properly para ma-reduce ang pressure sa disc mo, ma-reduce ang pressure sa spine mo associated ng poor mobility. Yung pong mga spinal muscle natin dapat ay palakasin para hindi magkaroon ng pressure yung disc na yan. Malesen, kaya lalong sumasakit yan, nagkakaroon po ng pressure. So, yung paraan ng pag-exercise mo, paraan ng pag-massage, dapat po, inuulit ko, magkaroon ka ng regular physical activity para ma-maintain ang healthy bones. Kasi nga po, pagka hindi ka gumagalaw, hindi ka kumikilos, nawawala yung bone mass mo. Lalo pagka nagkakaedad tayo, nagiging mahina yung mga buto, nagiging marupok, kaya nagkakaroon tayo ng osteoporosis. Kaya po yung supplement natin na calcium magnesium na with zinc na vitamin D, ito po yung combine na mineral supplement, calcium magnesium and zinc. Ito po nag-i-improve ito ng bone density, yung calcium magnesium zinc, nakakapagpalakas ng ating buto. Ang pinaka main mineral ng ating buto ay calcium. 99% ng ating mga buto ang naka-imbak doon ay calcium. Ang ating katawan ay constantly, ito ay nagre-regenerate, umihina. Importante po na mag-consume ka ng adequate amount ng mga food supplement daily. Lalo yung calcium, magnesium, with zinc. Ito po ay sumusuporta sa bone building cell. Napipigil po yung, naiwasan natin yung bone breakdown. Kaya po yung magnesium, ito ay merong pag-convert ng vitamin D into active form para yung calcium ay ma-absorb ng ating mga buto. Inuulit ko po, magpa-check up kayo sa skilled sa physical therapist. Kaya nga po yung physical therapist, doon pumunta kayo, marilibang pain. Kasi sabi mo, nagpapa-therapy ka, hindi ka naman gumagaling. Kailangan yung totoong skilled. Marami po kasi therapist . Baka po hindi siya skilled talaga. So, ang magre-recommenda sa'yo, yung doktor na pupuntahan mo, yung specialist sa buto, no? Kaya para ma-prevent yung mga pain in the future, tayo pong mga wala pang ganyang problema, kailangan, inuulit ko, palakasin natin ang mga buto natin. So, ulit-ulitin nyo pong i-replay itong aking lecture na to regarding sa osteoporosis para paulit-ulit inyong pakinggan para malaman nyo kung anong dapat gawin para yung mga disc problem, itong mga coordination ng ating mga buto, ay maging maayos. Ma-achieve natin ang fastest recovery ay meron kang malaking contribution dyan. Kaya pagka meron kayong pain, bibigyan kayo ng medication ng doktor mo para ma-improve ang pain tsaka inflammation. Kaya huwag kayong iinom ng mga pain reliever na hindi nireseta ng doktor sa inyo. At tsaka po yung physical therapy is the first line of treatment sa successful recovery. Mga deep tissue massage, no? Yung massage, ito po ay para ma-relieve yung deep pain, tension and spasm. Kaya pumunta kayo sa skilled professional massage therapist para ma-improve ang iyong mga buto, no? Kaya ito pong ma-reduce yung intensity ng problema mo. Ay inuulit ko, pwede kayong mag-take ng omega-3 fatty acid. Ito ay nakaka-reduce ng inflammation throughout the body. Yung inflammation sa ating katawan, pwedeng ma-damage yung mga blood vessel, ma-damage yung ating puso, pwede kang ma-stroke. Ang omega-3 po, nabe-benefit yung heart mo yan kasi nababawasan ng cholesterol, triglycerides mo. Naiwasan yung dementia, na-improve yung brain function mo. Yung memory problem mo like Alzheimer's disease,
maiwasan mo. Ang omega-3 fatty acid po, powerful effect, ma-prevent ng fatty acid and liver inflammation. At saka tumutulong ito para yung calcium ay ma-absorb ng ating mga buto. Pwede itong pa-door-to-door sa LBC, i-PM nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Halusugan. Paki-ano po, para marami kayong matutuhan tungkol sa health na knowledge, pwede nyo po akong laging i-follow, i-like, at saka po yung i-share yung ating programang napapanood nyo sa Facebook, i-share nyo sa inyong mga kaibigan. Sa akin naman pong YouTube channel, kung di pa kayo nag-subscribe, please subscribe, Rose Alfonso. Click nyo lang yung subscribe, pati yung bell, i-click nyo rin para ma-update kayo sa aking mga bagong video. Dadako po tayo sa ating food for thought. Psalms chapter 20, verse 1. Ang Panginoon ay sumasagot sa iyo sa araw ng kabagabagan. Itataas ka sa mataas na pangalan ng Diyos ni Jacob. Alam niyo po, ang tayo po'y magtatagumpay, maliligtas tayo sa pangalan ng Diyos. Itataas niya tayo parang watawat kung tayo po ay laging humihingi ng tulong sa Kanya. Kasi po sabi sa Jeremiah 33 verse 3, kung mananalangin ka sa akin, tutugunan kita, ipapahayag ko sa iyo mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kaya po ang sikreto para malaman natin kung ano ang mga bagay na lihim sa atin, ang pangako ng Diyos sa atin, na sabi, Jeremiah 33 verse 3, kung mananalangin ka sa akin, if you call unto me, sabi niyang ganon, ay tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo nalalaman. Yan po ang mga pangako ng Diyos na ating pong isapuso. Lahat ng sinasabi ng Diyos ay yes, ito'y ating tanggapin upang magkaroon tayo ng kapayapaan at protection sa kapahamakan. Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala at patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.